Number three, kailangan mo ng malaking kita o maraming pera para yumaman. So, medyo tama naman, no? Kailangan natin maraming kita para yumaman. Pero depende yan, ano? Kasi most of the time, baka lumalaki ang kita, mas lumalaki ang gastos. So, hindi yan sa laki ng kita, but sa laki ng ipon. At saka hindi yan sa laki ng maraming pera, pero yung net worth, no, baka maraming pera, maraming utang. So, ito lang, wag natin kalimutan na talagang ang income natin, ang kita natin is temporary, pero yung mga pangailangan natin, permanent. Kaya importante talaga yung ipon, importante ang net worth. So, meron ako example, no, medyo mga numbers to, but try to follow lang. Mr. X may 1 million, si Mr. Y din may 1 million, so may pareha sila ng pera, 1 million, pero yung lifestyle, yung gastos ni X every month is 200,000 a month. So ilang buwan maubos ang 1 million ni Mr. X? So 200,000 a month ang 1 million niya, maubos siya ng 5 months. Si Mr. Y din, so ganun din, 1 million ang pera niya. Pero ang gastos niya, unlike Mr. X, 200,000, ang gastos ni Mr. Y is 100,000 lang. So ilang buwan, maubos ang 1 million, 100,000 a month, so 10 months. So meaning, nakikita mo, parehang pera, 1 million, 1 million, pero yung si X, maubos ang pera niya 5 months, si Y, maubos 10 months. Kasi mas malaki ang gastos ni Mr. X. So siyempre, sinong mas mayaman sa kanila? Si Mr. Y. Ito another example, si Mr. Z naman, the third person, no, Mr. Z. Ang pera niya is 200,000 lang. Pero ang lifestyle is only 10,000 a month. So napakaliit, no, maliit ang pera niya, 200,000, pero ang lifestyle niya, ang spending, 10,000 a month lang. So ilang buwan maubos ang 200,000 ni Mr. Z? So 200,000, 10,000 a month, 20 months. So sinong pinakamayaman sa kanila? So si Mr. Z, no, kasi matagal maubos ang pera niya. So buhay siya the next 20 months, mas maliit pero mas matagal, no. So ang mayaman hindi yung pinakamalaking kita, but maliit ang needs mo. So mapagkasya or ma-extend mo yung pera mo. So again, hindi yan sa laki ng kita, but sa laki yan ng ipon. And another example, no, numero na naman to. Si Mr. X, ang kita niya 100,000 a month. Pero ang gastos 110,000 a month. So, kulang, no, kapos siya ng 10,000 a month, kasi ulitin ko, ang kita is 100,000 a month, pero ang gastos 110,000 a month. So, saan niya kukunin ang kulang 10,000 a month? Utang 'yan sigurado, 'di ba? But si Mr. B, 20,000 a month lang yung kita, but ang gastos 18,000 a month. So, may sobra siya na 2,000 per month. So mas importante yung ipon compared sa ano, no, kita, pero dapat malaki, lumalaki kita, lumalaki ang ipon. Kasi pag yung 10,000 a month na utang ni Mr. X, nag-compound yun over time, lalaki yun. Si Mr. B naman, 2,000 a month na ipon, pag tumagal yun, nag-compound, lalaki yan. So sabi nga ni Benjamin Franklin, ano, beware of little expenses. So a small leak will sink a great ship. So careful tayo, no, sa mga maliliit na gastos, lalo na sa mga gastos na hindi natin kailangan, kasi yung maliliit na gastos natin pwedeng magpalubog sa atin. So talagang ano, no, talagang it's na, balikan natin, hindi yan sa laki ng kita, but kailangan, malaki ang kita, malaki rin ang ipon. So, internet, sabi natin, income minus expenses equals savings. Dapat mas malaki ang income compared sa expenses. So, maraming pera. So, mas maraming pera, baka mas maraming utang. So, titingnan natin, focus tayo sa net worth. So, lahat ng pera natin minus utang, yun ang tinitingnan natin, ang net worth, hindi yung kita lang. Okay, Brad, Bart? Yeah. Totoo yung sinasabi ni Noel, ano, hindi naman niya sa laki ng kita kundi sa natitira. And actually sa IMG, dami namin testimony, especially sa mga kababayan nating OFWs, na talagang ang lalaki nila kumita, lalaki ng sweldo nila, pero pagdating sa pagbalik sa Pilipinas, nagbakasyon lang, ubus ka agad yun. Kasi nagiging one day millionaire. So ang wag nating i-equate yung laki ng income sa financial independence. Yung laki ng income,
ano lang yan, vehicle lang yan, opportunity lang yan na kailangan natin alagaan. Parang ano yan eh, may sasakyan ka, okay? Depende ngayon niya kung i-handle yung sasakyan na yan. Kung yung sasakyan na yan, inilalaspag mo, mabilis masisira yan. Pero kung aalagaan mo yan, gagamitin mo sa magandang paraan, mas matutulungan ka sa pagdating sa financial independence. So, big income is just an opportunity. Huwag natin sasayangin. I guess, it's not, marami tayong kilala, no? Malalaki ang income pero baon sa utang. May mga kakilala naman tayo na maliliit ang income pero nakakapagpatapos ng mga anak sa kuleyo, nakakapagtabi ng pera. So hindi yun sa malaki ng income, no? Kundi siguro it's more of ayusin natin yung habit natin to put money, mag-save ng pera. Yun yung ano natin, yung discipline natin para long term, hindi yung nagtabi ka lang ng pera ngayon okay ka na. Hindi, kailangan constantly ginagawa mo yun hanggat buhay ka, hanggat kumikita ka, magtabi ka ng pera. Yung attitude na kailangan natin ayusin. So yun yung more on the intangible matters na kailangan natin ma-attain yung financial independence. Again, yung laki ng income is just an opportunity. Kung hindi natin aalagaan yan, mawawala din lahat. Actually, Sister Risa, alam mo, maraming tao na nag-iisip na pag nakakita sila ng isang taong malaki ang, anong tawag nito, malaki ang kita, akala na natin mayaman. Kasi palagi nating binibase ang yaman sa kita. Hindi natin binibase ang yaman sa savings. So, ang hindi natin na napapansin, maraming tao dyan, akala natin maliit ang kita, pero mayaman. Kasi ang dami nila, ang laki na ng savings nila. So, actually sa mga nakikinig dito, hindi excuse na maliit ang pera mo na hindi ka yayaman. Kung matututo ka sa amin at tinuturo natin yan, kahit sa maliit na halaga over time, talagang mayaman ka. Walang excuse na hindi ka yayaman. Hindi mo pwedeng sabihin na maliit kasi kita ko kaya hindi ako yayaman eh. No? Yung proper handling of money is very important. Sa sinabi nga ni Bart, maraming tao, malaki ang kita, pero ang laki naman ng utang. Mas malaki pa yung utang niya kaysa kinikita niya. So, alin, at saan gastos, yung maraming gastos din. Oo. So, wala rin, di ba? Pero maraming tao rin na yeah, maliit yung kita niya, pero every month, nag-iipon siya ng 1,000. Every month, nag-iipon siya ng 5,000. Every month, nag-iipon siya ng 500. Later on, mas mayaman pa siya dun sa maraming malalaking kita. So, I guess, ang pinaka-importante is proper handling of money, financial education talaga. And actually, yun ang tinuturo natin sa IMG. Basically, hindi lang yung magkano ang kita mo, kundi magkano yung naiipon mo. Alam mo, masarap kasi ang pakiramdam ng tao na walang utang eh. Di ba? So, it's very important. And tinuturo natin yan na malaki man ang kita mo, tignan mo yung utang mo. Kasi kung mas malaki ang utang mo, kailangan matanggal yung utang. Kasi pag natanggal natin yung utang, yun ang tunay na kita. Yun ang tinatawag, well, alam mo, hindi tayo accountant dyan, pero ang tinatawag na net worth. Di ba? After i-minus lahat ng utang mo, meron pa bang natira? Eh kung wala nang natira, baka nga ikaw pa may utang, wala kang yaman. Pero maraming tao dyan, maliit ang kita, pero wala namang nakaminus na maraming utang, so makikita mo na siya yung mas mayaman. So pag i-compare mo kung sino ang mas mayaman, ang importante hindi yung top line lang, ang importante yung bottom line. So I'm sure dito lalo sa Pilipinas, pag na-educate natin silang lahat about savings, you know, hindi tayo kasing yaman ng ibang country dyan. Pero kung later on, tayo naman ang pinakamaraming ipon, at the end of the day, tayo pa rin ang pinaka-importante yung net worth. Yun ang bibigyan natin ng hope lahat ng tao na huwag gawing excuse na maliit ang kita ko, hindi ako yayaman. Siguro right now, kailan sabihin nila, maliit ang kita ko, pero yayaman pa rin ako. Yan ang tama. Di ba po tayong natutunan ngayong umaga sa ating tatlong hari ng kapirahan? Pasalamat.